Magandang araw po sa ating lahat. Ang Project Ops, Iangat, Estratehiya at Intervensyon ay isang kilos sa liksik. Ang Silitang Ops ay binigyang kahulugan na antas ng pangunawa sa pagbasa, suriin. Ako po si Ginang Laila R. Calderon. Kasama ko po si Ginang Santanina M. Marhes. Kami po ang mga mananaliksik. Gamit ang apps na KineMaster, PowerPoint, Facebook Messenger at Google Forms bilang estratehiya sa paghahatid ng inobatibong babasahin sa mga mag-aral baitang 11 na Ternate Integrated National High School. Sa pamamagitan ng mga apps na ito ay napukaw ang atensyon at kinawilihan ng mga mag-aral. Ang mga city ng babasahin ay nakatuon sa punebang suprasegmental o tamang pagbigkas ng mga salita. Haba, tono, antala at diin tulad ng malumay, malumi na ginamitan ng tuldik na paiwa, mabilis na ginamitan ng tuldik na pahilis, at maragsa na ginamitan ng tuldik na pakupya upang maibigay ang iba'yong kahulugan at magamit ng tama sa pangungusap. Sa ipinahayag ni Department of Education Secretary Leonor Briones, dapat magpatuloy ang edukasyon anuman ang pagbabago o panganib na kinaharap at haharapin. Ang pag-aaral ni Glenn D. Nungod noong 2021 na may titulong Paggamit ng Basa Pangunawa A, Isang Kagamitan Bilang Intervensyon sa Pagkatuto sa Pagganap ng Mga Mag-aaral na may resultang naging mabisa ang makabagong dulog at estratehiya baitang pito sa bagong normal. Gamit ang palarawang pananaliksik sa pag-aaral na kinapalooban ng pagtatala, paglalarawan, pagpapakahulugan, pagsusuri at paghahambing, nagkaroon ng 248 respondante sa pauna at panapos na pagsusulit, ginamit ang purposive sampling technique upang makuha ang 78 mag-aaral na sasailalim sa intervention. Gagamitin sa oral na pagbasa ay alinsunod sa PIL-IRI test tool. Ang dependent sample t-test ay ginamit upang malaman kung may makabuluhang pagkakaiba ba ang antas sa pangunawa sa binasa ng mga mag-aaral batay sa pauna at panapos na pagsusulit. Gamit ang MIM upang malaman ang implikasyong natuklasan sa paggamit ng Project App sa tulong ng Google Forms. Ang palatandaan ay binatayan sa interpretasyon ng resulta. Ang visual na bar graph ay nagpakita ng pag-angat ng antas sa pangunawa, sa pagbasa, malinaw na nailahad sa panapos na pagtataya na walang mag-aral na napabilang sa mababa at lubos na mababang antas sa pangunawa ng binasa. Ang statistical analysis ay naglahad na ang hypothesized mean difference na 0, ang two-tailed test sa antas ng kahalagahan ay 0.05, ang two-tailed test ay ginamit, tinukoy sa test kung may kahalagahan kahit ito ay mataas o mababa ang p-value. Tinatanggihan natin ang null hypothesis, at masasabing mayroong statistical na makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng pauna at panapos na pagtataya. Napabilis ang pagkuha ng profile at antas ng pangunawa sa pagbasa ng mga mag-aaral na sasailalim sa intervensyon. Tinanggap at kinawilihan ng mga guro at mag-aaral ang implementasyon ng Project Ops bilang estratehiya at intervensyon higit na mahuhubog at mapapaunlad ang antas ng pangunawa sa pagbasa ng mga mag-aaral kung makakapaghanda ang guro ng mga angkop na gawaing pangpagkatuto sa level ng kakayahan ng mga mag-aaral gamit ang app. Maikikintal sa isipan ng mga mag-aaral na ang pagbasang kawili-wiling gawain, matitiyak na may pagsulong sa mga batayang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral kung patuloy ang guro sa pagsubaybay, ipagpatuloy ng mga guro ang mga pagsasagawa ng mga kilos panaliksik sa paglutas ng mga suliranin sa pagkatuto. Ang mga sanggunian, kami ay naniniwalang ang pangwakas na tungkulin ng saliksik ay karunungan.